Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong ating dyan, Pops Lord? Mga Pops, noong Linggo, Oktubre 24, ay pinagdiwang ang 76 na anibersaryo ng pagkatatag ng lupon ng mga bansa noong 1945. Sa mga Pops, ang United Nations. Katatapos lang noon ng World War II at layo na ito na mapanatili ang kapayapaan sa mga bansa, pati na rin ang karapatan at dignidad ng bawat tao. Ang UN mga Pops ang pumalit sa League of Nations matapos ang World War II dahil palpak ang Liga sa pagpigil ng gera. Sa kasalukuyan ay may 193 na miyembrong bansa ang UN at 2 bansa lamang ang hindi, ang Vatican at ang Palestine. Taong 1971 ay napilitan ang United Nations na pumili sa 2 mortal na magkaaway na bansa na kahit sa lupon ng mga nasyon ay ayaw talagang magsama na parang magsyotang bitter ang breakup, ang China at ang Taiwan. Siyempre, sa huli, pinili ng UN ang mas siga at ang mas malaki, ang China. Yakahapon, October 25, ay pinagdiwang ang 50th anniversary ng pagsali ng China sa UN. At ang China hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng mga hakbang para maetsa puwera pa ang Taiwan, gaya na lang ng access sa mga serbisyo ng World Health Organization. Sa ngayon mga Pops, ay binigyan ng UN ang Taiwan ng tinatawag na non-member observer status na kinikilala ng 16 na bansa. At sa loob ng 75 years mga Pops, ang UN kasama na ang ahensya at ang mga programa nito ay ginawaran na ng Nobel Peace Prize 12 times mga Pops. Gaya na lang ng Commission for Refugees, UNICEF, Peacekeeping Forces at World Food Program at iba pa. Pati na rin ang 2 Secretary General nito na si Kofi Annan at si Doug Hammarskjöld. Mga Pops, take note ng Pilipinas ay isa sa mga orig na 51 charter members na bumuo ng United Nations. At nitong 2016 mga kapatid, mga Pops, ito ang masasabi ng isang BFF ng China tungkol sa United Nations. Betelio, you are an inutil. Sweet. At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay at adhana dahil bilog ang balita.